Ito pong si Ma'am Rosalie Acacio, siya ang legal wife ng police na yumaon, si PO3 Jerome Acacio. Kaya andito si Ma'am Rosalie para makuha niya yung bangkay ng kanyang asawa na nasa poder ngayon ng kinakasama na nito. Pero si kinakasama may hawak na video. Panoorin mo natin yung video. Lord Jesus, sana po si Mrs. ko na si Ray si Pader. Doon ako makapunta. Okay. Then nalagutuan siya ng hininga. Sige, Attorney Paul Cornelius Castillo, si legal wife, gusto niya kunin yung bangkay ni PO3. Pero, merong video, bago siya malagutuan ng hininga, mapupunta ako kay Rizzi Pader. Yun lang po. So, sino may karapatan sa bangkay? Ang karapatan talaga sa bangkay will always go to the legal spouse. No? Under our civil code, ang may karapatan mag-make ng arrangement para sa funeral at sa disposition nung isang yumaong family member. So, connecting that sa family code na nagre-require ng support, ang nakalista doon is unang-una, syempre, yung spouse. So, baliwala po yung video, sir. Not counted yun, kung totoo. Yes, sir. Regardless yun, Rafi, because hindi pwedeng i-upend ng isang video ang nakasulat sa batas natin. Ma'am Rizzi, magandang hapon. Apa. Not counted po yung video. Ang masusunod po, yung family law. Yung legal wife daw talaga may karapatan sa bangkay. Nag-usap na ho kasi kami kahapon dito ho, mismong sa harap ng bangkay. Si Jepe, si Kapitan, meron na ho kaming kinatapusan ng usap. Okay. Umayon ho dun si Rosalie Acacio. Paglabas ho ng pinto, sir, nagwala yung nanay. Ayaw niyang pumayag dun sa kasi katutuan. Minura mo na kami. Magsilayas kayo, Whoa. Yung nanay ho kasi ang nasusunod. Susundin pa rin natin in the end kung ano po yung nakasaad sa ating family law. Sa akin naman ho, pangalawang instance na po ho kasi itong yung sa hospital. Inatake nga po yan February 2013, hindi nila alam. Kasi ang problema sa'yo, after ka lang sa pera. May dumadating sa'yong pera, pero hindi mo hinahanap ang asawa mo. Tuwing pupuntahan ko siya sa station, lagi siyang wala doon. Tuwing tatanungin ko sa mga pulis doon, ang sasabihin sa akin, hindi po nila alam kung nasaan yung asawa ko. Anong gagawin ko? Ma'am, nung inatake po si PO3, tinawagan niyo ho ba ang legal wife? May tumawag na ho sa kanya, yung kapatid niya ho. Tinawagan ka? Hindi po. Tinawagan ka ni ate. Pakinggan mo ko. Ano, yung kahiyang ginawa mo mula ng iburol mo rito, lahat binarwisyo mo. Oy, ang usapan natin sa ospital, antayin natin yung ano at gagawa din ako ng action. Pag-uusapan natin kung anong maganda dyan. Kukunin ko yung asawa ko. Ang kapal din ang mukha mo. Ikaw ang makapal ang mukha. Oo, minura mo ako kahapon. Nagkaayos na tayo kahapon. Wise ka lang dumalaw sa hospital. Sana yung tapang mong yan, ginamit mo nung nakakonfine yung asawa mo at nakaratay. Kahit anong gawain mo ngayon na magsalita ka, Rizzi, akin pa din yan dahil asawa ni ako. Ni tito, ano, ni honey, ho, wala, ni isang biskwit, wala kang dalawa. Kailangan ba talaga magdala ako ng biskwit para sa kanya? Hindi ba importante na makita niya yung bata? Dapat talaga ganun pinakita mo asawa ka, yung dinigit. O, yun na nga eh. Dapat pinakita mo. Kaya nga. Tapos bandang huli, kukunin yung ganun-ganun lang kadali. Wala akong kinakampiyan dito, ma'am, ha? Hindi kasalanan ni Rosalie kung yung kanyang mister ay umalis sa kanya. So ang may kasalanan talaga dito kung tutuusin ang yumao si PO3 sapagkat nag-over the backwood siya at nanirahan na po sa inyo at kayo na pong kinakasama niya. Kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon niya, legal wife ka, and then pupunta ka sa isang lugar, sa ospital, na nandoon yung mga yung bagong kinakasama niya at yung kanyang mga pamilya, syempre, mag-give way na po ako. Exactly. Saka, sir, sinampahan niya ng kaso itong asawa niya. Ano pong isinampan niya sa asawa niyang kaso? Abandonment and non-financial support. Pero, sir, alam nila. Abandonment dahil hindi po na supportahan ng tama siguro yung anak nila. Tama lang po yung kasong yun. Tsaka isa pa po, ninang po siya ng anak namin. Si Rizzi po kasi dating ex-girlfriend ng asawa ko. Pinalayas ko nga si Jeremy kasi walang nakikitang comfort and love sa'yo. Kaya yun ang akala mo. Yun ang akala naging mo. Naging asawa ka ba kay Jerome, di ba? Oo, naging hindi, asawa ko kay alam Jerome. Alam mo, mula nung naoperahan yan, at ano, ikaw ang kasama, pero anong ginawa pag nag-duty? Kasi nakakakita sa akin ng comfort and love niyan. Alam mo yon? Masakit, di ba? Ako naman kasi. Ano pa man po ang mangyari, yung batas na po ang mananaig, at ayon po sa batas, ang bangkay mapupunta po sa legal wife.
ilalaban ho namin. Po. Meron kang marriage contract. Meron po. So, po. Hawak niya po yung marriage contract. Pupunta ho kami sa PNP, pupunta ho kami sa barangay. I-enforce po namin yung batas, kukunin po namin yung bangkay. Kung ganun, ganun rin lang at ang mangyayari na sa pilitan yung kukunin yung bangkay sa amin, di palitan na lang ho nila yung gastos. Okay. Lahat ng gastos sa hospital. Hanggang sa ho, sa burol. Kapag nakapagpakita siya ng resibo na talagang gumastos po siya, palitan niyo po yun, bayaran niyo. Fair lang po yun. Tama, ma'am? Wala naman po siya talagang trabaho. Kundi umaasa din po siya sa asawa ko. So, may anak po ba siya? Meron po. Dalawa po. Isa anak niya, Kipiote? Opo. Isa pong 8 years old at isa pong 4 years old. Ilan ang anak po nito? Isa po. Hello, ma'am. Ang pinaka-fair dito, hati kayo sa gastusin kasi yung sweldo naman ni Pure 3, pinakikinabangan nyo dahil kayo po ay walang trabaho. Ano po? At ang tanging inaasahan nyo lamang po ng mga panggastos nyo sa pang-araw-araw ay galing din po sa sweldo ni Pure 3. Saan ho kayo kumuha ng pambayad sa ospital? Dito ho sa kuya ko. Galing ho abroad yung kuya ko. Meron ho kayo mapapakitang ebidensya na yung kuya nyo po ang apa. Naggastos? Apa. Mga magkano ito, ma'am? 900,000? Napa. Paano ka dumabot ng 900,000? Isang buwan ho kami nasa hospital. ICU pa ho iyon. Meron ho kang patunay na yung 900,000 ibinayad sa hospital at galing ho talaga mismo sa kapatid nyo? Dahil kung wala ho kayong patunay na galing sa kapatid nyo yung den, bali wala ho yun. Sige pa, apa. Ma'am, ano't ano pa mamangyan makukuha mo yung bangkay? Pero ako nagiging fair ako rito. Kailangan makuha ko yung asawa ko. Willing naman ako magbayad eh, kung yun talaga ang gusto niya. Pero hindi sa ngayon. Alam naman po natin pare-pareho yan, nasa batas yan. E bayadan ko siya kay hindi, obligado na ibigay niya sa akin yung asawa ko dahil asawa ako. Kasi ang advice sa amin ni Atty. Karaan, i-produce tong ano, yung tong total na to. Kung hindi maipuproduce yan, kung hindi. May nakausap na po tayo, Atty. Na walang court order na kailangan para lumabawi yung bangkay ng asawa ng legal wife. Sumasad lang po tayo sa batas. So dapat na masusunod eh, hindi ko sila. Hindi ako dapat na makiusap. Pero para na nasa katahimikan ng lahat, babayad ako na po ang yung nalalakay. Ganito na lang. Kung may bibigay ko to si 436,000 ngayon, makukuha ko na si Jerome. Mm-hmm. Oh, okay. Tapos, babayadan ko pa yung another remaining na. Aha. Ano, okay. Sige, ipoproduce ko itong 436,000. Ah, sige. Ngayon din. Ah. Kasulatan ng kasunduan sa pagitan ni Ginang Roselia de Malibot Acacio, legal na asawa ng namayapang si P.O. Jerome Gakusan Acacio at ni Rizzi Castillo Pader, ang kasalukuyang kinakasama ng namayapang si P.O. Jerome Gakusan Acacio ay napagkasunduan ng ang mga sumusunod. Una, na pumapayag si Ginang Rosalie de Malibot Acacio na bayaran ang kabuuang halaga na 843,202.45 na nagastos sa papagamot at sa burol ng kanyang asawa at bilang paunang bayad ay ibibigay niya ang halagang 436,061 ngayong araw na ito, ikatatlo ng Agosto 2018 at ang kakulangan ay babayaran niya sa loob ng isang buwan mula sa araw na ito. Na dapat iyong kakulangang bayad ay lalakipan nila ng kaukulang resibo bago ibigay ang kabuuang bayad. Pangalawa, na pumapayag si Ginang Rizzi Castillo Pader na maiuwi ni Ginang Rosalie de Malibot Acacio ang bangkay ni Pietre Jerome Gakusan Acacio sa kanila. Ngayong araw na ito, ikatatlo ng Agosto 2018. Bilang katunayan, kami ay lumagda sa kasunduan ito ngayong ikatatlo ng Agosto 2018 sa Murong Bataan sa harap ni Punong Barangay Frederico Itaba ng Barangay Sabang, Murong Bataan. Salamat po, Sir Rafi. Kahit na ganito po ang naging sitwasyon, nagbayad man po ako, at least alam ko po, nakuha ko pa rin po yung nararapat para sa amin. Pera lang po yan, kikitain pa din po yan. Pero yung totoong pagmamahal na sinasabi, yun po yung pinaka-importante. Maraming maraming salamat po.